你我故意难你念念我妈里我谁我昂不苏故意那秘密的地公妈我来谁我该难过吧该我妈地地妈能阿我母该难得大母意能把大碗母Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa lahat. Ngayon ay Sabado, Vesperas ng Semana Santa, at tayo ay inaanyayahang paigtingin ang ating paghahanda upang samahan ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpapakasakit. Marami pong mga tao ngayon ay nagsasagawa ng pagkukumpisal, mga Lenten recollection, holy retreats, at ang iba pang mga gawain pamamanata, lalo na po itong pabasa, chanting prayer, meditating the salvation history. Mga nagway-way of the cross at yung iba ay nagpupunta sa mga tahimik na puo upang mataimtim na harapin ang sarili to confront ourselves. Handa ba tayong magbagong buhay? Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, lalo na po itong kasalanan natin na reinforcing and maintaining the status quo, systematic structural sins sa ating lipunan. Hindi lamang po kasalanan ng isa, kundi maraming actors and actresses and supporting actors and actresses para gumawa ng kasalanan, social injustices. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo
Tulungan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambahayan at ang mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, nalubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pari mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panahong yon. Hinulaan niya mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang yon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila ang kung papaano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paparito kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang tanghali sa inyong lahat. Tayo po ay nasa Sabado ng ikalimang linggo ng Kwaresma. At itong araw na ito ay Vesperas ng mga mahal na araw. Umaasa po kami na ang bawat isa sa atin ay preparado
upang tanggapin, samahan ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. 40 po kitang naghanda. Mahaba-habang panahon. Bakit? Paano po ay masiyasat? Mapanuri na magkamayroon kita ng kamulatan at kamalayan, ano ba tayo sa harap ng Diyos at ng ating kapwa-tao? Ang krus ay magandang instrumento para maging salaminan sa ating pagninilay, sa ating pagharap sa sarili, at gayon din naman ang ating pagpupunyagi na baka pagsisi sa mga kasalanan at tayo'y makapagbagong buhay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ito pong kalagayang ito sa konteksto ng Ebanghelyo ay ito ay last Sabbath for our Lord Jesus Christ. Kaya ano ba ang pasabi sa atin ng ating Panginoon? Ano ba yung katotohanan ng sinasabi niya? Pagkat yung pong krus ay talinhaga. Bakit talinhaga? Cross is a parable, questioning who we are. Kaya kung sasalaminin mong ng totoo at tapat yung iyong sarili, saan ka kabilang? Panig ni Jesus o kaaway ni Jesus? Ang ating pasabi, sin is the absence of love. Pakibigas natin muli. Sin is the absence of love. Ang kasalanan ay kawalan ng pagmamahal. Sapagkat kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, ay naroroon ang Diyos. Sa unang pagbasa, binabanggit doon sa aklat ng propeta Ezekiel ang tungkol sa pagtitipon ng mga nagkawatak-watak na bayan ng Diyos. Diaspora. Kaya makamaraming mga Pilipino, mga Israelita, nangingibang bayan. Ano ba ang kanilang pakay? Magpakabuti o maghanap buhay o maghanap ng kapariwaraan? So this is a question. At tayo mang mga narito, are we maintaining the status quo? Pakibigas natin muli. Are we maintaining the status quo? O are we transforming the status quo? Economically, politically, socially, and culturally. So, ang ating Panginoong Jesus ay disturber of the status quo. Pakibigkas natin muli. Ang ating Panginoong Jesus ay disturber of the status quo. Pagkat yung ating complacency, yung kita ay patingin-tingin lang, kita'y walang inagawang masama, o wala ka rin namang inagawang mabuti, iyong siya sa atin. Pagkat ang kasalanan po ay hindi individual, ito ay societal. Yung ginagawa mong kapalpakan, may epekto sa iyong kapwa-tao. Naalaala ko yun na lamang adultery, yung pangangalunya, sabi ng ibang spiritual writer ay
salaminan ng impyerno. Yung illicit and wrong relationship and transactions, compromises, it affects people, not just few people. Kanina ay nagdasal tungkol dun sa oil spill. Ayun pong pagkalat ng lason ng minahan, pollution, ay mas matindi ang epekto nun. Hindi lamang at the surface of beach and resorts, ay yung ocean floor. Yung virus ng kasalanan mo, yun ay kumukulapol sa buhay ng may buhay. Pagkat sabi natin, walang taong nabubuhay at walang namamatay para sa sarili lamang. Yung takbo ng utak ni Caiaphas, mainam na mamatay ang isang tao kaysa mapahamak ang bansa. Nandiyan po ang pseudo-development, mapagkunwaring at mapanlinlang na kaunlaran. Sino ang nakikinabang? Iilan lamang. Kaya kahapon nag-Via Crucis ay sabi ko ay ang ating Panginoong Jesus, God walking in the sacred streets of our pain and death. Pakibigkas natin muli. Our Lord Jesus Christ walking in the sacred streets of our pain and death. Ang Diyos nakisangkot upang bagtasin ang daanan ng dusa maging daanan ng kamatayan. Kaya heroic ang ating Panginoong Hesukristo. Mamayang takipsilim hanggang bukas na maghapon, magbabasbas tayo ng mga palaspas sa gisag ng martyrdom ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang kenosis, total self-giving, upang yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, tayo ay mabuhay. Pero si Caiaphas, ang takbo ng isip, pumatay. Marami pong tao ngayon nanonood ng weapons of wars, mga armas pandigma, kamangha-mangha. Ay ano ang iyong kalooban? Ikaw ba ay pro-life o ikaw ay culture of death? Gusto mo bang pumatay? Ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay buhay. Pakibigkas po natin. Ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay buhay. Kung ikay pinuno, dapat ang iyong adikain ay kabutihan ng taong bayan, hindi self-serving interest. Ay si Caiaphas, yun ang takbo ng utak. Pagkat mawawalan siya sa poder ng kapangyarihan, mawawala pati yung kanyang kayamanan. Kaya si Caiaphas ay para pong politiko at parang business leader na ang niloloob ay kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Na etsapwera ang ikabubuti ng mamamayan. Kaya we are questioning our institutions, our systematics, even our technology, our means. Are we pro-life or are we transforming our country for common good? O patuloy pa rin ang diaspora, ang pagkakawatak-watak ng isip, puso, pagkatao, at tayo ay kanya-kanya, na inatawag nating kanya-kanyang asim
kanya-kanyang pautot, kanya-kanyang epal. Ganyan ba ang ugali natin o tayo ay binubuo natin ang fragmented nating buhay? Our mentality, our ways of thinking and our ways of doing must be transforming. Yung pong dasal mo, yung pakikinig mo sa salita ng Diyos, dapat may impluensya sa iyong ways of thinking and ways of doing. Much more in your decision. So we see, we analyze, we comprehend, we discern what is right and what is wrong, what is true and what is false. Questioning our selves, our behavioral patterns, whether it is in accordance with the will of God. Sabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit, hindi kapara ng sa impyerno. Isa sa isip mo yun, isa sa puso mo, isa sa buhay mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay. Sa pagpapahayag namin ng pananampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masipayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tukbusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayagsala. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, at yung pong mga nasa iba't ibang
ministries, advocacy for social justice and peace, advocacy for care and stewardship of life and the whole of creation and our environmental concern. Maging yung pong intention ni Pope Francis sa buwang ito ng Abril for developing a culture of peace, even in cases of self-defense, lasting peace, only without weapons. Kaya ipagdasal natin yung mga manufacturer ng mga baril, mga armas, mga bombang nakakapuksa na ay palitan nila ang kanilang negosyo ng negosyong nakabubuhay at nagtataguyod ng buhay ng tao. At sama rin natin sa dasal ang United Nations at maging yung pong mga men and women in uniform, mga nasa public and government service, maging yung pong mga nasa bilangguan, volunteers and prison pastoral care, at yung pong nasa advocacy for restorative justice, non-violence communication, at maging yung pong mga mayroong eksaminasyon, lalo na yung mga mag-aaral, mga nasa akadem, mga nagdidibusyon kay Santo Padre Pio, yung daladala nating intentions and prayers. At yung mga tao pong hindi makapunta rito dahilan sa kanilang kasalatan. Mga nagsasagawa ng Via Crucis, Advent, Lenten Recollection and Lenten Holy Retreats, mga pabasa, insipit at iba't iba pang mga gampaning gawain sa panahong ito ng Kwaresma at ng mga mahal na araw. Yung pong mga namimintuho sa mga Santo Patron, maging yung mga ipinoprosesyon natin, devotees of the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Ngayon po yung first Saturday. At gayon din yung namimintuho sa Passion of Christ, Corona de Espinas. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming mga birthday celebrators and anniversaries, at maging yung mga nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Tomas, Santa Elena, Santo Padre Pio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, kaysa ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya.
Iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat, paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at pangkwaresmang blessing sa isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Si Kristo ay inihain upang sa kanya'y tipunin mga nawalay na subling ng poong Diyos na butihin may malasakit sa atin.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, buwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin,
ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. 5, bukas po ay araw ng Linggo, 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng pakikiisa sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ay si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong tulong, donasyon, tanda ng pagmamahal upang tulungan kami sa ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga may sakit at mga nag-retired naming mga pari. Salamat po sa inyong gestures ng pagmamahal, donasyon at tulong. Magdala po ng palaspas sa inyong pagsimba. Simula mamayang takipsilim at saka bukas. Binabasbasan po ang mga palaspas sa pasimula ng pagmimisa. At yun po ay isinisimba. Ano, hindi yung binabasbasan lang. Yun ay simula ng pagdiriwang ng misa, ang pagbabasbas. Ipinoprosesyon pa nga po yun ay sumain nyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Advance Happy Easter to everyone. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.